Tita Cruz saglit ng tindahan. Ito na naman si toothpaste na yung dating nawala ngayon. Iba na naman ang issue niya. Total na nawala ko. Carla loving life! Yes! Welcome to my vlog! Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Morning mga kasari, mga katita, close saglit ang tindahan. This is Tita Barla, welcome to my channel. Close saglit ang tindahan. Dahil may ibabalik akong item dun sa Gaisano. Grabe ang isang item na toothpaste. Ito na, lagi na lang kong napahamak itong toothpaste ako. Ito na naman si toothpaste na yung dating nawala ngayon. Iba na naman ang issue niya. Ito ay 1 dozen lang. Pero ang na-charge sa akin is good for 12 dozen. 12 dozen? Tama ba? Oh, tama. Ang charging ng Gaisano is by 6 lang sana. Pero hindi nila ikinakat. So, ang kinuha ko buong 1 dozen. So, dapat is ang charging noon is times 2 lang. Yan, good for 12. 2 ang 1 dozen. So, good for 6 dozens. Nagiging 600 ba yan? 627.60. Imbis isang dosena lang ang kinukuha ko, nagiging 6 dozen siya. Hindi naman ganun kabintahan yung Colgate sa akin. Tapos si Osami sa we have to travel for an hour pa. Mag-close saglit ang tindahan. Dumating kami doon 10:30 a.m. Hindi ako nagpaaga kasi ang gusto ko ay by the time na darating kami, andyan na yung supervisor, andyan na yung kung sino pa yung ang may approval. Kaso 11 pa pala ang cashier, pinaantay kami. So nag-ikot muna kami sa taas. Alam mo, gawas na rin ito inani. Auna naman to always. Yehey! Pasko na! Hi! Nag-order na lang din kami sa Chowking para pagkatapos ba dire-diretso na kami huwi, hindi na kami kakain pa. Order, lagi kong iniisip. Sana Lord ay hindi na madaming tanong pa si supervisor. Sana ay pagbigyan niya ako ng konsiderasyon yung mga ganun kasi hindi ko naman kasalanan. So eto, buti na lang pagbalik namin from the second floor, nandyan na si cashier. So ayan, pina-remind sa kanya ni supervisor na kung ako ba talaga yung namili, ganun. So napalit na naman yung aking nawala na 520. Yeah, yan. Siya yung counter, pero ang bait naman niya, o, di ba? Ayun lang kag-ul, hindi ka lagi na ko awayon. yan. Yan ay counter 5. Yan, good for 12. Considering ang 1 dozen, so good for 6 dozens, nagiging 627.60. So, yan, may perma kay Bisol yung pagpalit niya. At ito ho yung total na nawala ko. Pinapalitan naman nila ng pinapili ako ng mga items. Yung dahil sa isang tie na Colgate ito, nagiging ganito na sila lahat. So ito na yung mga pinagpapalit ko kasi sabi nila hindi naman expected na yan na hindi tayo re-refundan ng cash. So, pinakwala ako ng items at yung mga items naman ang kinuha ko na para nagmamadali din kasi kami. So, yung mas benta na mas cheaper sa kanila. Etong mga wings na to, doon sa Gaisano is 560 pesos lang ang puhunan. Tsaka itong orange 580. Dito sa amin kasi tag 605 na to. 610. So, 6 din, 6 plus. So, ang bintahan ko 7 pesos. So, buti na lang nagiging 560 pa siya, 580. Tsaka ito. So, dalawang tie ng wings green, calamansi. 1, 2, 3, 4, 5. 5
tayo ng violet na total fabcon dahil lagi itong meron talaga kong tumer na in-name talaga niya na si Lavender Wings ang gusto niya. Ang iba kasi is pabili ng wings, kahit anong flavor, okay na yan sa kanila. Pag ang ibang tao ang bibili, bibigyan ko sila ng green, orange, or, tsaka tatlong orange na wings at isang EQ pans. So, nag-total po ito ng ang total actually niyan, talagang nakuha ko is ang amount talaga nitong lahat nito is 518 pesos lang. 518, tapos binayaran nila ako ng hindi, ang nagbayad pa nitong 5 pesos si cashier. Kasi hindi sila pwedeng magsukli nga. So, this 5 pesos is from the pocket na cashier. Kawawa din naman. Naano siya ng 5 pesos. Yung supervisor, so sabi niya, hindi kasi pwede na dagdagan ko na lang ng amount. Para magdagdag na lang sana ako ng pera, hindi pwede. So, wala din naman silang item na 5 pesos. So, ito lang talaga ang na ano nito, total 518 pesos. Tapos, binayaran na lang ako ng 5 pesos. So, yun. Parang medyo natakot pa si cashier. Sabi ko, wag na, okay lang yon. At least, natuto na tayo ba sa ating mga buhay-buhay. Natuto tayong magpaubaya, natuto tayong magbigay ng consideration. Kasi kung tutusin, hindi ko naman kasalanan. Kung idiin ko talaga is kasalanan ni cashier, bakit ba ka-12-12 ba naman ang pinapunch niya? Akala niya na pababayarin ko ba si cashier. Sabi ko, hindi na. We could be considerate to one another. Consider na lang natin na oo, given na yan, naging kasalanan niya, pero wag na lang siyang magbayad. Kukuha na lang ako ng ibang item. So, ayun. So, nakabayad pa din si cashier kahit ano, ng 5 pesos. So, yun lang mga kasari. Yun lang mga kasari, mga katita. So, ingat-ingat tayo. Lagi nating i-check ang ating resibo. Nung pagreklamo ko nga, sabi niya, buti ma'am na ano mo, nakita mo yung resibo. Sabi ko kasi, chine-check ko kasi lagi yan sa tindahan. Kasi, alam mo na, tendera tayo, mag-check tayo ng presyo. So, ayun. Kasi daw kung nabantayan daw ito at that day, pwede pang pera ang ibalik nila. Pero napabukas na. So, items na lang. So, hindi rin naman ako nasasayangan ito kasi ito ay mabibenta. So, ito si Colgate ha. Pangalawang issue na to sa kanya. Yung una, nanenok yung buong tay. At ito naman ang dahilan na nagiging times 12 siya. Nag-add din pala ako nitong Mr. Milk Mango. Ano? Pero hiniwalay na na papel dun sa guys. Ano? Kasi ito ay buy one, take one. Dalawa na to. Dalawa, kumbaga, apat ng ganito. Nabenta na yung dalawa. So, ito na lang muna. So, ibang ano na to. Ibang resibo nga kasi hindi pwede na i-add nila doon sa yung pang-refund. So, ito ay 52 pesos. Buy one, take one. Kung mag-buy one, take one, mga free-free, titingnan din natin bakit na free yan. Baka ay malapit na expiry. Malayo pa naman yung expiry niya. Oh. January 2024. Pareho sila lahat. Ganun din yung nabenta na. So, yan, resibong ingat-ingatan kung may dagdag bawas at saka mga item na papa-expire. Yun ang mga one of the few bantayan natin sa ating pagpanindahan. Ito lang may share ko sa inyo ngayon. Basta ang importante ay bantayan natin lahat ng ating items, resibo at saka expiry. So, thank you so much for watching everyone. Thank you sa mga subscribers ko. Thank you sa panonood. Thank you for supporting sa YouTube Aspirant Family. Thank you so much. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla. And thank you for watching. Goodbye! Bye! Have a nice day!